ang pinakamahalagang maipapamana ko sa aking mga anak ay isang malinis na pangalan. Isa sa mga challenges na pagiging isang public official o public servant, at the same time isang family-oriented man, ay yung oras. Oras sa iyong trabaho at yung oras sa iyong pamilya. No, recently, I think, si Cheng, naglalaro kami dun sa room, tapos biglang sinabi niya, natuwa naman ako. So, tinawagan ko yung asawa ko, si Monmon, tapos sinabi talaga ni Ching Ching sa kanya na parang, oh, Daddy, I miss you, I love you. Nakakatunaw ng puso, di ba? Kita ko sa kanilang mukha eh, na nangungulila sila. Kaya sa mga oras na available ako para sa aking mga anak, kailangan ibigay ko yung quality time sa kanila. As a father and a husband, si Monmon, makikita mo naman na genuinely siyang may pagmamahal sa amin. Yun nga lang, may mga instances na makikita mo na hati siya dahil nga dun sa kanyang responsibility naman sa public service. Ang nature ng trabaho ng daddy mo is public service. Maraming taong umaasa sa atin, so pinapaliwanag ko yun. Hindi mo maiisang tabi yun. Sinasabi ko lang naman na daddy has work, but don't worry, I'll spend time with you on this date, no? Later, when I come back from work. Pero tinatry namin paintindi sa kanila yung importansya ng trabaho. Pero sa mga bata na hindi nila naiintindihan yung trabaho sa kanilang edad, mahirap na ipaliwanag yun. Nag-usap na kami mag-asawa na kapag nakalibre siya or after ng work niya, magbigay siya ng kahit konting quality time para sa mga anak niya at para sa amin. Kasi nga, ang hirap eh, no? Kasi mga bata pa sila, pag hindi mo nabigyan ng sapat na oras, hindi mo na maibabalik ang panahon, hindi mo na maibabalik yung oras. Yun ang ayokong talampasin din, yung building good and happy memories with my kids. One as a father naman, he's very affectionate towards sa kanila. Meaning na ano, na lagi niyang kinukumusta kung okay ba sila. Yung love language kasi ni Monmon, hindi rin typical, hindi niya sasabihin sa'yo na love you, ganon. Pero ako at saka yung anak niya, pinagluluto niya. Yung mga acts of service na yun, yun yung love language niya eh. Ginagawa na lang namin ang paraan upang hindi nila maramdaman yung tanghuli lang yun. Na pag sinasabi nila, I miss you, Daddy. Ina-assure namin sila na huwag kang mag-alala, uuwi si Daddy mamaya. Daddy loves you so much. Mahal na mahal ko kayo. Itong ginagawa nating sakripisyo, sana ay maintindihan nyo. Pagdating ng araw, you will be proud of Daddy, you will be proud of our family na nakapag-iwan tayo ng magandang legacy sa ating mga kababayan. Huwag kayong mag-alala. I will find time to be with you. Mahal na mahal ko kayo. I love you, Daddy! I miss you, Daddy, and I love you. I love you, Daddy! I love you, mga anak. I love you, Maan. Wala ko na naman, pumulok tayo ng bagong gobernador at ating dalawigan ng pagkakita. Nakita ko kasi sa kanya yung passion niya for service, especially serving Pangasinan. Nakakahawa eh. Nakita ko sa kanya yung good leadership, yung paano talaga magmahal sa bayan at talagang nakakahawa. Sa tingin ko, nasa mabuting kamay ang Pangasinan. Makikita mo naman dun sa dinalonan pa lang na bayan namin nung naging mayor siya. Talagang inalagaan niya. Talagang
binuhos niya yung lahat para mapaganda, mapaayos, di ba, ang Binalonan at ang distrito na naging congressman siya. And I'm sure yun din ang gusto niya na mangyari sa Pangasinan. Isa sa mga nagustuhan ko kay Monmon kung bakit siya yung pinili ko na maging asawa, dahil marunong siyang mangarap. At pag nangarap siya, gagawin niya talaga yung lahat para makamtan nito. Ganon din yung passion niya dun sa pagsisilbi niya sa tao. At I believe na he will do well. Especially, hindi siya mag-isa sa laban na ito. Hindi lang Team Aguila ang kasama niya. Kasama rin ako na tutulong, magmamahal at magsisilbi sa buong probinsya ng Pangasinan. Itong pagtakbo ko ngayon bilang governor, ang pinaka-sakripisyo mo dito ay yung oras na igugugol mo sa iyong pagkampanya. So, for a certain period of time, talaga magiging busy tayo at mababawasan yung oras natin sa ating pamilya. Mon, alam ko busy ka. Alam ko nakikita ko yung passion mo, yung dedication mo sa public service, lalo na ngayong kampanya. Nakikita ko yung hirap mo din, di ba? Yung visions mo, yung mga gusto mong gawin para sa ating probinsya. Pero yung sanang hiling ko sa'yo, huwag mong pabayaan ng iyong katawan at mag-ingat ka lagi at mahal na mahal ka namin. At huwag kang mag-alala, dito lang kami para sa'yo lagi. Mahal ka namin. Nandito tayo sa public service. Ang pinaka-importanting maipapamana ko sa inyong lahat ay yung malinis na pangalan. Dahil sa nagsilbi tayo ng maayos, ng buong puso sa ating mga kababayan. That is the best legacy that we can leave to our constituents and to our family. Yung malinis na pangalan. Dahil sa ginawa natin ang ating lahat ng mga kaya upang magsilbi ng totoo sa ating mga nasasakupan.